Ang lungsod ng Maynila ay ang capital city ng Pilipinas. Mayaman sa kultura at kasaysayan. Kaso, marami ang nakapansin na hindi napanatili ang kagandahan nito. Napag-iwanan na din ito ng mga katabing lungsod ng Maynila. Kaya nang nanalo si Francisco Dumagoso o mas kilala sa pangalang Isko Moreno. Nasabik ang mga tao dahil sa pwedeng pagbabago na maidudulot ng bagong alkalde ng lungsod ng Maynila. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe sa channel na ito. Salamat po. Umpisa na natin ang video. Mga nabago ni Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. Ang Divisoria ay kilala sa mga murang bilihin kaya marami ang tao ang pumupunta dito. Kaya dumami ang mga illegal street vendors. Kaya sumikip ang mga daanan at nahirapan pumasok ang mga kotse at nagdulot ito ng traffic. Kaya sa unang araw pa lang ni Yorme, pinalinis niya ang Divisoria. Pero marami pa rin ang mga vendors na umalma. Tinuloy pa rin ito ni Yorme at dalawang araw lang nakita ng pagbabago. Malinis, maaliwalas at magrabe ang spasyo ng Divisoria. Matapos nga nito, mayroon dalawang taong nahuli si Yorme na nangungulekta ng mga illegal na pera sa mga illegal na vendors. At meron din nagtangkang magbigay ng 5 milyon kada araw kay Yorme para itigil lang ang paglinis sa Divisoria. Pero hindi ito tinanggap ni Yorme dahil iba siya sa mga trapong politiko. Ang pagbabawal sa e-politiko. Nakaugalian na kasi natin na pag mayroong proyekto ang mga politiko, nakadikit ang mga pangalan at mukha nila para ipakita na meron silang ginagawa. Pero kay Yorme, ayaw niya nito dahil hindi ito pera galing sa mga politiko. Galing ito sa mga bulsa ng taong bayan. Kaya ito ay pinagbawal ni Yorme, pinabaklas lahat ng dapat ibaklas. Bonifacio Shrine Rehabilitation. Ito ang isa sa mga ginawa pa ni Isko Moreno dahil nakita niya madumi na nga ang shrine ni Bonifacio na kung saan maroon siya may mga nakitang tae, ihi, dumi, kalat at meron na rin dito mga natutulog. Kaya minabuti ni Isko Moreno na ipalinis ito agad-agad at nakita agad ang pagbabago. At mismong si Yorme ay naglinis rin dito para makita ang kanyang respeto sa ating bayani na si Bonifacio. At pagkatapos ng paglilinis, in-improve pa nito ang plaza o ang lugar mismo. Nilagyan ito ng wifi spot para sa mga tao at mayroon pang fountain na tinatawag nga na dancing fountain na inisponsoran ng PLDT owner na si Manny Pangilinan. Ang pagsasaayos ng Jones Bridge. Ito ay isa sa mga proyektong agarang ginawa ni Isko Moreno at merong 2 million na donasyon ng Phil Chinese community na kung saan para maayos nga po at marehabilita ang lugar. At ito nga ay napaganda. Ang Jones Bridge ay ang tulay patawid sa Ilog Pasig na durugtong sa distrito ng Intramuros at Binondo. Si William A. Jones ang isang mambabatas na kung saan nanguna sa paglaya ng Pilipinas sa mga Amerikano. Ang paglinis ng Lagusad Underpass. Ito ay tawiran ng mga tao na kung saan nagdurugtong ito sa Intramuros at sa Manila City. Matatagpuan ito sa ilalim ng Padre Burgos Avenue. Personal itong pinunta ni Yorme at nagulat siya sa kanyang nakita. Masyadong madumi at ang daming mga vendors at ang sikip-sikip tingnan. Ang mga vendors nito ay illegal dahil wala itong maipakitang business permit at maipakitang nagbabayad sila ng tax. Kaya pinalinis ni Yorme ang lugar at ito na nga, isang napakagandang improvement na naman ang pinakita ni Yorme. Ang pagbuhay ng Rojas Boulevard. Isa ang Rojas Boulevard sa maganda at makasaysayang lugar sa Maynila. Dahil dito ang sentro ng turismo noon. Kilala ang lugar nito sa mga beach at mga puno ng nyog na kung saan napakagandang tingnan. At isa pa dito ang pag-abang ng mga tao sa paglubog ng araw na kung saan napakaganda. Bukod pa rito, makikita rin ang mga mall, parks, restaurants at mga hotel na kung saan you can enjoy your stay
and Rojas Boulevard. Dahil nga dinaragsato ng mga turista, minabuti ni Yor minalagyan pa ito ng mga magagandang ilaw na kung saan mas ma-attract ang mga turista. 2,000 LED lights ang kinabit sa Capiz na kung saan napakagandang senaryo para sa lahat. Liquor ban sa malapit sa mga eskwelahan. Isa sa mga adikain ni Isko Moreno ay ang edukasyon. Dahil dito, ibinanya ang mga tindahan na nagbibenta ng alak sa malalapit na eskwelahan para iwas makabili ang mga estudyante. Dahil si Yorme nga ay hindi nakapagtapos agad-agad sa kanyang pag-eskwela, talagang pinursige niya ang pag-aaral. Nung nagkaroon na siya ng oras, nagkaroon na siya ng abilidad para makapagtapos. Nakapagtapos siya, 28 years old. Kaya importante kay Isko Moreno ang edukasyon ng kabataan. Ang paglinis sa Quiapo. Ang Quiapo ay isa sa pinaka tourist destination sa Maynila. Dahil ito sa Nazareno. Milyon-milyon ng tao pumupunta dito. At isa na rin dito sa mga problema ay mga pickpockets o mga magnanakaw pag siksika na ang mga lugar. Ang mga nagkumpul-kumpul na nga mga tao at siksika na nga ang daanan. Kaya minabuting linisin ni Isko Moreno ang lugar. Kagaya ng ginawa niya sa Divisoria. At dahil dito, naging malinis, maayos at wala na ang baho na naaamoy sa Quiapo. Dahil sa ginagawa ni Yorme ngayon, marami ang taong nagugulat, naninibago at natutuwa at meron din mga nagagalit dahil sa pagbabagong ginagawa ni Yorme. Pero mas marami ang natutuwa dahil gumaganda ang Maynila. Ano ang gagawin mo pag si Yorme na nga ang maging presidente ng Pilipinas? Ikakatuwa mo ba to o ikaiinis? Comment down below kung anong opinion nyo sa mga nangyayari ngayon sa politika. Sino ang iyong presidente?